Hi guys! Kumusta kayong lahat? May shrimp at fish ba kayo sa bahay? Kung mayroon, tara gawin natin yung masarap na siguradong magustuhan ng lahat. Napakadali lang ito at napakasarap po talaga. Siguradong pag ganitong luto gawin nyo, magugustuhan ito ng buong pamilya nyo. Sikat kasi itong pagkain na to sa Brazil. Yung asawa ko kasi mahilig dito, kaya gumawa ako nito. At ibahagi ko rin sa inyo para may idea din kayo sa ibang recipe kung paano magluto nito. Napakasarap po talaga. Siguradong ubos yung rice nyo dito. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, my name is Riza. Please paki-follow para maging updated kayo every time na may bago tayong uploads. To start, kailangan natin dito ng shrimp at saka fish. Malinis na po itong shrimp. Nilinisan ko na po. Tinanggalan ko na ng intestine niya dito. So, okay na po ito. Kailangan din natin dito ng tomato, bell pepper, onion at saka garlic. So, ngayon, ilagay ko lang dito sa aking tupperware yung fish at saka shrimp para ating i-marinate. Maglagay lang ako dito ng lemon juice po ang gamit ko dito. And then maglagay na rin ako dito ng salt and black pepper. Pagkatapos i-mix ko lang. Itong recipe na to, pwede kayo gumamit ng fish lang lahat. Pwede rin kayo gumamit ng shrimp din lahat. Kayo na po bahala kung anong gusto nyo. Sa akin, i-mix ko lang tong fish at saka yung shrimp. So ayan, pagkatapos ko na-mix ito, i-marinate ko lang to for 30 minutes. Ngayon, i-on ko lang tong stove, tapos ilagay ko tong frying pan, and maglagay na rin ako dito ng kunting oil. And then, ilagay ko lang dito yung garlic, isauté ko lang. Shoutout mo tayo kay Maria Marie from Malaysia, Langga Rosana from Israel, Jasmine Tihada from Singapore, Jacqueline Oritubaja from Kuwait, Grace Austria from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ngayon, ilagay ko na dito yung onion, tapos i-fry lang natin ng mga few seconds. Anyway, tell me where you watching from and comment kayo sa bakong tagasan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Ngayon, i-add ko na dito yung tomato, tapos i-mix ko lang. Mga mami, subukan nyo po itong recipe na to, napakadali lang at napakasarap po. Siguradong pag ganitong luto ang gawin nyo, magugustuhan ng buong pamilya nyo. At least maiba naman sa paningin nila. Ngayon, maglagay ako dito ng 1 cup na coconut milk, tapos i-mix ko lang at hayaan ko lang ito na mag-boil. Maglagay na rin ako dito ng salt and black pepper to taste. Nag-request kasi yung asawa ko na gumawa ko nito, na-miss niya kasi yung pagkain sa Brazil. Kaya gumawa ko at kinukunan ko na lang din ang video para mabahagi ko rin sa inyo. Para may idea din kayo, para may recipe kayo sa ibang bansa. O diba, ngayon may idea na kayo kung paano gumawa ng masarap na pagkain, yung Brazilian recipe. So ngayon ilagay ko na dito yung fish at saka shrimp na minarinate natin kanina. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So paki-heart na tong video na to at comment kayo sa ba, I love seafoods. And then, maglagay na rin ako dito ng bell pepper at saka dalawang pirasong sili. Yung sili po, optional lamang po kung ayaw nyo medyo maanghang, pwedeng hindi nyo po lagyan. Mas masarap kasi medyo maanghang itong pagkain natin. Sa akin, mahilig kasi ako sa spicy kaya nilagyan ko ng sili. Mas masarap talaga ang kain pag mayroong sili. Pero may mga tao kasing ayaw din sa spicy. So ngayon, isimmer ko lang ito for few minutes. So ayan, after few minutes, ayan na po yung pagkain natin. Ayan po, so maglagay na rin ako dito ng salt and black pepper. Tikman nyo na lang po kung kulang pa siya, pwede nyo po dagdagan ng salt and black pepper. Depende na po sa taste nyo. Ayan, isimmer ko lang to ng mga 2 minutes until ma-reduce lang konti yung sauce natin. Ayan, after 2 minutes, ayan na po. Tingnan nyo po, napakasarap na po nito. Siguradong magustuhan nito ng buong pamilya nyo pag ganitong luto ang gawin nyo. First time ko po gumawa nito at nagustuhan ko po. Masarap po talaga siya. Siguradong ubos rice nyo dito. Kung nagda-diet kayo, siguradong mawala yung diet nyo dito. So ngayon, ilagay ko lang to dito sa aking plate for plating. Ayan po, tingin pa lang masarap na, lalo na pag natikman nyo na. Maglagay na rin ako dito ng spring onion sa taas para mas maganda tingnan. Ayan po, ready na po to serve ang ating masarap na pagkain. Yung pangalan pala nito ay sa Brazil, tinatawag nila ito na moqueca. Ayan, napakasarap po talaga nito. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone, happy cooking, enjoy, God bless you all.